Hello mga bossing, welcome back sa my channel. Kamusta po kayo mga bossing ko? Kayo po ba mga bossing ko ngayong taon na ito ng 2022 ay napakaraming pagsubok na pinagdaanan mga bossing. Kayo po ba ano pong pinaplano nyo pong gawin mga bossing? Gusto nyo po ba na walang pagbabago sa buhay po ninyo mga bossing ko hanggang sa sasapit ang bagong taon natin ng 2023? Ako po mga bossing ko ay meron pong isishare sa inyo na mainam na ilagay ninyo sa ilalim ng inyo pong unan upang sa ganon magkaroon kayo ng masarap na tulog, maalis ko naman ang mga kamalasan po ninyo at mabago-bago naman ang takbo po ng ating pamumuhay sa darating na 2023. Ako po mga bossing, ito lang po ang dinagdag ko sa aking pong buhay. Dati-dati mga bossing, napakasipag ko pong tao. Lahat ng pwedeng rakitin ay rarakitin ko po mga bossing. Kaya lang po, minsan ako'y napapaisip ko anong problema po sa akin. Parang kahit anong gawin ko ay parang hirap at hirap pa rin. Parang walang pinatutunguhan ang aking pong kasipagan. Hanggang dumating pa po ang punto mga bossing ko na hindi na ako makatulog sa dami ko pong problemang pinagdadaanan. At ganoon din po mga bossing, nagkaroon din ako ng sakit na vertigo mga bossing. Yung ba tipo na hindi ka makatayo mga bossing, yung po na kukuha rin po sa stress po yun. Hindi ka makatayo, nahihilo ka, nasusuka ka kaagad mga bossing. Ngayon pa mga bossing, nagpunta po kami doon sa isang kilala ng mga herbal mga bossing kasi lumaki po kami sa herbal. Ako po mga bossing, knock on wood lang. Ako pa mga bossing, hanggat kaya konti isa, hindi ako nagpapadoktor kasi hindi po kami lumaki mga bossing ko sa doktor kasi takot din po ako dyan at syempre alam ko na sa isipan ko ay gastos mga bossing. Ngayon po mga bossing ay dahil nga po sa walang pambili mga bossing, ang mahal po pala mga bossing, nag-canvas po kami. Pinang-canvas ko, mister ko. Ay nako mga bossing, walang pambili po niyan. Eh, ang ginawa ko lang mga bossing ko, naglagay ako ng asin sa ilalim ng aking dila. Pagtapos umarap po ako sa may silangan at kinarir ko po yun. Araw-araw ako nagdadasal na mabago ang takbo na aming pamumuhay at gumaling na po ako mga bossing. Dahil wala rin po talaga akong pambili, wala akong pinanlunas po dyan. Hanggang sa may kapatid po ako na nagbigay po sa akin kasi parang member po siya ng mga herbal din. Sabi niya sa akin, itry ko daw po itong inumin mga bossing. Pagtapos bukod po dyan mga bossing ko ay lagi akong nagtatapon ng mga kamalasan sa may silangan. Gumaling po ako mga bossing pero almost parang mag-iisang buwan din po yun mga bossing ko, napahiga-higa po ako. Akala ko nga eh huling ano na eh, kumbaga katapusan na mga bossing. Pero mga bossing, hindi ako sumuko sa amon ng buhay at ganoon din po mga bossing ko, lalo kong kumapit, ginawa ko po motivation lahat ng mga naganap po sa akin mga bossing, lalo kong tinataga na aking kalooban mga bossing. Ngayon po mga bossing ay kumbaga nakalampas sa hamon ng buhay sa mga pagsubok. Ngayon po mga bossing, isa rin po to sa ginawa ko mga bossing kasi may mga pagkakataon mga bossing ko na masipag po tayo. Talagang ako nga po mga bossing ko yung namamanata pa sa may baklaran mga bossing, kagaya na lagi ko sinishare po sa inyo. Lumalakad ako ng paluhod mula po sa may pintuan ng main door po ng simbahan hanggang doon sa may altar. Ako po yung nagro-rosary mga bossing tuwing Friday po, ginagawa ko po yan. Kaya po dumating din ang punto na wala akong pamasahe na mga bossing ko papunta dyan. Meron din po nga ang pagkakataon na pamasahe lang, wala akong pagkain po dyan. Nahilo ako sa dami ng tao, nagugutom na ako. Kaya patingin-tingin lang akong ganyan mga bossing, ako'y nagugutom na. Ngayon po dumating din ang punto na sabi ng mister ko ay sayang din naman yung pamasahe, manahimik na ako sa bahay at dito na lang ako magdasal mga bossing. Ngayon po mga bossing, in-apply ko na ang aking mga nalalaman at yun nga po mga bossing ko, hindi ako makapaniwala dahil simple lang ang aking mga kahilingan at labis-labis naman pong blessing ang dumating mga bossing. Ngayon po mga bossing, at nais ko po yung ganun din po, maganap po sa inyo po mga bossing. Unang-una, alisin po natin sa ating isipan yung mga pangit. Huwag niyong iisipin na ikaw ay malas. Walang malas. Puro swerte ang darating. Huwag mong isipin na ikaw ay malas. Kasi pag inisip niyo po yan, malas nga po mga magaganap. Lalo-lalo na huwag ibubukas sa bibig mga bossing. Makapangyarihan ng ating pong bibig ang mga salitain. Ayan po ay nagaganap. Kapag po sinabi niyong malas, ay malas nga po mga bossing. Kaya kailangan yung mga malas na pinagdadaanan natin, ipagdadasal natin sa itaas. Tapos, pagtapos natin magdasal, tapos na. Tapos na yung pagdaing-daing. Huwag nang daing ng daing mga bossing. Ang lagi natin sasabihin, kung ano yung nais ninyo. Halimbawa, gusto nyo maging matagumpay, yumamat maging matagumpay, lahat naman po yung nagnanais po niya. Sabihin po natin, yaman ako at magiging matagumpay, lahat ng mga pangarap ko yung matutupad. Kahit saan kayo naroroon, sa isipan nyo, lagi nyo sasabihin, huwag nang ibukas sa bibig kasi may mga pagkakataon na binubukan natin sa ating pong bibig, narinig ng ibang tao, hindi pa nagaganap, nakaingitan ka na, nakontra na kaagad mga bossing. Kaya kailangan, hayaan nyo simple lang po kayo, tahimik lang po kayo. Sa isipan ninyo, lagi nyo po yung sasabihin. Pero kung kayo pa mga bossing ko ay wala namang
kang kausap, nandito lang kayo sa mga palipaligid, wala nakikinig sa inyo, ibukan nyo sa inyo pong bibig paulit-ulit mga bossing. Basta positive ka lang, makakamtay nyo po yan. Bukod po sa sipag at syagat, double time sa pagkayod at pananalig sa itaas mga bossing. O siya mga bossing yan, ang haba na ating pong paliwanag mga bossing para po maliwanagan. Kasi pag nag-intro ka agad tayo ng ganito, mapapaisip tayo, eh, ang dami nating mga naiisip na kontra. Ngayon po kaya, kumbaga inisa-isa po natin mga bossing. Ngayon po mga bossing, ano po ang pinaka-the-best na pwede natin ilagay sa ating ilalim ng unan? Bukod po mga bossing ko sa panalangin, bago kayo matulog, kailangan mag-ukol ka muna ng panalangin mga bossing. Ano po ba ang panalangin na lagi ko pong tinuturo? May mga bossing ako, memorize na nila, memorize na rin ang kanilang mga anak. Sa mga bagong bossing, baka po hindi nyo pa alam ito, isulat nyo na po ito mga bossing. Magtanda muna po kayo, sabihin nyo po, Diyos ko po ako'y tutulog. Bindisyonan niya ring loob upang hindi matakot sa masamang bungang tulog. Diyos ko po ako'y tutulog na, bindisyonan niya ring mata upang hindi magitla sa masamang alaala. Pamana pa po yan mga bossing ko ng lola ko po mga bossing. Yan po lahat po kami ay memorize po yan mga bossing ko. Yan po ay bago ka matulog para malayo ka sa anumang kapahamakan, hindi ka dapuan ng mga kamalasan mga bossing. Ngayon po mga bossing, kaya yan po by Apple Pagyo po yan mga bossing. Yan po ay turo ko po sa inyo, ilista nyo na at yan po ay i-memorize nyo na, mabilis lang naman siya, madali siyang i-memorize. Ganon din po sa mga apo po ninyo, sa mga anakis po ninyo mga bossing. Ngayon po mga bossing, ano po ba itong action share na ito? Kailangan lamang po natin mga bossing ko, ang bawang paborito ko po ito. Ito ang kauna-unahan ko po na ginawa mga bossing ko na pampaswerte. Kung mapapasin nyo po mga bossing, sa aking pong video, yung kauna-unahan ng 2019, pampapayat kasi ang taba-taba ko po dati mga bossing. Ngayon po mga bossing, ay apple cider ang aking pong binidyo po dyan. Tapos sunod, pangalawa kong video ay pampaswerte na mga bossing. Tapos sunod, remedies. Tapos pampaswerte. Ganoon po mga bossing. Ngayon po mga bossing, ang bawang isa sa mga subok na napakaswerte. Ito po, ito po yung kauna-unahan kong ginawa na may kasamang shell at asin mga bossing na nilagay sa aking pong pitaka. Ngayon po, pero syempre, sa wallet po yan. Pero pagdating sa usapin ng wallet at nilagay ito sa kwarto, okay lang po yan kasi sa wallet po yan. Huwag lang kayong maglalagay ng shell na dekorasyon, yung mga lampshade mga bossing na nangyari sa shell, malas po yun sa loob ng kwarto. Pero sa salas po ninyo, okay po yan. Kung gusto niyo yung mga nagmula po sa tubig, kasi sa year of 2023, year of the rabbit mga bossing ko, ay water po ang pinakamaswerte. Pero sa mismong rabbit, ang swerte sa kanya ay wood. Pero sa pangkalahatan ng mga tao, ang pinakamaswerte po ay tubig. Kaya pwede po tayong magdekorasyon ng mga iba't ibang shell mga bossing ko, dahil sa salas lang po yun or sa ating po negosyo, para masigi tayo maka-attract ng swerte, lalo na tungkol sa usapin ng pera mga bossing. Ngayon po mga bossing, ito po yung ating bawang. Samahan din po natin ito ng bulak. Ngayon po, ilalagay lang natin ito sa ilalim ng ating pong unan. Bakit natin kailangan ang bulak? Ang bulak mga bossing, para gumaan yung daloy ng swerte. Bakit po tayo nagluluto ng bilo-bilo at saka palitaw tuwing bagong taon? Kasi ayun po ay lumulutang mga bossing. Magaan po yan, lumulutang. Magaan ang daloy ng swerte. Ganon din po mga bossing ko sa bulak, para mas maging magaan ang daloy ng swerte. Tapos tatambalan natin ang bawang na isa sa mga subok na very powerful at blockbuster mga bossing ko pagdating sa usapin ng pampaswerte. Ngayon po mga bossing ko, kayo po naniniwala at nais nyo po itong gawin mga bossing. Asya, subukan nyo na po ito, ipit nyo na po ito sa inyo pong unan, tapos manalangin ng time team, at kapag kayo natulog, natulog lang talaga. Huwag kang mag-iisip habang ikaw, diba, nakahiga kang ganyan, hindi ka pa inaantok. Mag-iisip ka ng samot-samot na mga isipin na maaaring mamublema ka pa. Huwag na po mga bossing. Pag kayo pumikit, pahinga ka na. Huwag mo nang kung ano mga iniisip mga bossing. Ngayon po mga bossing, kung kayo po'y naniniwala at naisip po itong gawin, asya, good luck po sa inyo po lahat.